to another visitor. Meron po tayong panauhin mula naman po sa Santa Mesa, Manila. Si kapatid na Rona Esmedia, isa pong born-again Christian. Kapatid na Rona, magandang gabi sa iyo. Tuloy ka, ano ang iyong katanungan? Salamat sa iyong participation. Magandang gabi po sa inyo, Brother Ellie at Brother Daniel. Maraming salamat po sa Diyos sa oportunidad na to. So, sa ngayon ho, nag-aaral ho ako sa PUP at isa din po ako sa mga leader estudyante or parte po ako ng konseho na mag-aaral po ngayon. Kung nabalitaan niyo po yung recently na pangyayari po sa PUP, which is yung nagkaroon ho ng sigalot between ho dun sa school tsaka ho dun sa militar ho sa ngayon, yung PUP D&D Accord, ang nangyari ho sa amin sa konseho, na-red tag ho kami. So, ibig sabihin po ng na-red tag is may allegation po na meron po sa aming parte ho ng NPA. Ngayon ho kasi ang kinakatakot lang ho namin bilang parte nga po ng konseho eh dahil sa na-red tag ho kami andun po nakasalalay ho yung buhay po namin. So andun po yung pagtatanong kung dapat po ba kaming lumaban against po doon sa red tag allegation po namin or dapat po ba kaming magpasakop kasi yun po yung nababasa ko rin po sa Biblia. Ano mo, dapat ka bang pasakop kasi na red tag ka kamo as part ng NPA? Wala naman kayong dapat na ikatakot eh. Nagtataka lang ako sa liberty ng mga estudyante ngayon eh. Pwede nang magdadaldal, sumigaw, laban sa gobyerno. Masyado na ang liberty ng mga estudyante. Remember, estudyante kayo. At yung mga institutions of learning na yan, mga gago ang namumuno dyan na lumalaban sa gobyerno. Gago lahat yan. Patawarin nyo ako. Pinsang buo ko naging presidente ng UP. Si Emmanuel Soriano. Alam ko ang kalakalan sa UP. Marami dyan ngayong gago. At dyan sa PUP at saka sa iba pang mga lugar. Bakit? Eh masyadong pinalaya kasi. Ba't ka manghihingi ng accord na hindi kayo pwedeng pasukin? Bakit? Hindi naman martial law. Ba't hindi pwedeng pumasok ang pulis? Kaya naging breeding ground ng mga gagong, mga ano yan, mga NPA. Nakalaban ng gobyerno, yung kasaysayan ng NPA na yan. Wala namang ginawang mabuti ang NPA na yan eh. Tandaan nyo, mga kabataan, may ginawa bang mabuti yan? Mula nung panahon ng unang-unang mga presidente, lagi na lang tutol sa presidente yan eh. Kasi ang puno niyang mga yan, yung gagong nandoon sa Geneva, yung kalbong matandaro na gagong nagpapasarap doon. Siya ang gusto niyang maging presidente ng Pilipinas. Frustrated lang siya. Kaya lahat ng presidente, tutol siya. Di ba meron nagsasabi, mahusay daw na presidente si Marcos. Mahusay daw na presidente si Cory, yung kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Ninoy. Bakit? Eh, anak ni Cory. Ang nagsasabi nun, yung mga kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Presidente Duterte. So di tinatanggap ng sambayan ng Pilipino. May mga mahuhusay na presidente. Ba't hindi tumitigil ng pambubwisit sa gobyerno yung NPA? Kasi para sa kanila, walang mahusay. Kasi yung puno nila, gustong magpresidente. Yung bugok na ateistang yun na walang Diyos. Naintindihan nyo ako, mga kabataan? Eh ngayon, itong mga gago rin na namumuno sa mga universidad, gago kayo. Pagka nilalabanan nyo gobyerno, gago kayo. Bakit? Hindi na kayo Kristiyano, gago pa kayo. Bakit? Kaya nga may gobyerno eh. Isipin mo, kung ako ang presidente ng UP, hindi ba may gobyerno akong hahawakan? I will govern UP. Di ba? Ayaw mong papakialaman ka sa UP. Teka muna. Meron ding gobyernong mas mataas sa'yo. Tama. Ang gobyerno ng Pilipinas. Mag-analyze ka, kapatid na Rona. Ako ang presidente ng UP. Halimbawa,
Sabihin ko ngayon doon sa pinsan ko, kasi buhay pa yan eh. Pakita mo nga, pinsan buo ko yan eh. Emmanuel Soriano, former UP President, 1979 to 1981. Born December 30, 1936. Birthplace, Cebu City. Isa sa pinakamayayaman sa Cebu, yung pinsan ko. Yung kanyang pamilya. No? Ngayon, ito, nagpresidente sa UP, naging advisor ni President Cory. Actually, siya yung nag-push ng kandida si ni Cory Aquino. Alam mo, kapatid na Ron, ang gusto kong i-point out sa mga kabataan, maintindihan nyo sana, kung sino man ang namumuno sa UP, na laban sa gobyerno, nagsasalita laban sa gobyerno, o sa PUP na laban din sa gobyerno. Ba't yun nilalabanan? Eh hindi ba ikaw, may gobyerno ka rin? Doon sa university mo, meron kang gobyerno. Ayaw mo nga pakialaman ka eh. Tapos yung gobyernong mas mataas sa'yo, papakialaman kayo. Gusto ba niyang pakialaman niyo siya? Mag-isip kayo kung di kayo gago. Ewan ko kung naintindihan mo ako, kapatid na Josel. Opo, awa ng Diyos, Brad Eli. May pinamamahalaan ka. May gobyerno ka sa university mo. Ayaw mong pinakikialaman ka. Pero may mas mataas na gobyerno sa'yo. Eh tapos ikaw ang gusto mo, pakialaman mo yung gobyerno na yon. Anong logic meron po dun sa ganon? Hindi ubra po yun eh. Wala po sa tamang hulog, kumbaga, Brad Eli. Eh dapat, alamin mo, anong posisyon mo, nasaan ka dapat, at sino dapat mong pagpasakupan. Eh dapat ang alamin mo, may gobyerno ang buong Pilipinas. Nasa ilalim ka nun. Bakit mo ipagbabawal na mag-interfere sa gobyerno mo samantalang ikaw ay nasa mababang kalagayan? Tama ba ako, Brad Josel? Opo, Brad Eli. Tamang-tama po yun. Ano yung mayor? Pag pinakialaman ka ng governor, aba, nasa ibabaw mo yung governor. Nasa ilalim ka ng probinsya niya eh. Yun namang governor, pag pinakialaman ng presidente ng Pilipinas, pwede. Kaya nga meron tayong Department of Local Government eh, na ang humahawak eh yung nasa national government. Hindi ba naiintindihan niya ng mga profesor na UP? Mga bugok ang hindi makaintindihan. Mga bugok kayo, hindi kayo marunong ng batas. Sabihin niyo pang mga abogado kayo, mga tonto kayo. Kahit sa ang universidad, pag ayaw nyo at nagre-resist kayo, na pakialaman kayo ng gobyerno in whatever manner for the good of the institution which is state-owned. Hindi mo sarili ang UP. Eka, gago ka. Hindi mo sarili ang UP. No? Kaya tuloy, ang nangyari, kung hindi makakapasok basta, tatawag mo na, pupunta kami dyan, mag-check kami. Nakatakas na yung mga gagong komunista. No? Kaya nasaan ang mga estudyante? Nasa mundo. Ikaw ba gusto mong pumaris doon sa mga ganon? Nagtitiis yung magulang mo para paaralin ka sa pinakamataas na institusyon sa Pilipinas? Nagtitiis na hindi kumakain ng masarap para lang sustentuhan ng pag-aaral mo. Tapos mami ang kote, mababalitaan nanay mo, nasa bundok ka, babae kang tao, may daladala kang Armalite. Eh di ba gago ka nun, kapatid na Rona? Sabi mo sa akin, kung di ka gago nun. Tama ko yan. Opo. Gago ka nun. Alam mo ba kung ano yung gago? Nasa diksyonaryong Pilipino yon. Pakibasa mo nga kung ano yung gago, kapatid na Daniel. Mula po sa UP Diksyonaryong Pilipino, pahina 278, gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino, gago kung lalaki. Oh, huwag niyo ako sisisihin, mga taga-UP ha. Kinukuha ko ang definisyon ng gago sa diksyonaryong ginawa niyo. Ano yon? Gaga.
Pag babae na mahina ang ulot, walang talino. Gago kung lalaki. Kaya ang presidente ng UP na lumalaban sa gobyerno, ayaw ng gobyerno. Gusto niya siya nagsosolo para kang independent republic. Gago kayong lahat. Ayon sa inyo. Eh mahina ulo niyo eh. Tama ba yon, kapatid na Josel? Opo, Bradeli, yun po ang tamang terminology doon, tamang tawag doon. Kasi description po nung ginagawa nila. Kasi kung tama naman ang isip mo at hindi ka gago, magpapasakop ka. Meron kang dapat na alam na kapangyarihang nakakasakop sa'yo. Hindi mo naman sarili lang ang buong Pilipinas. Meron kang pamahalaan, maaari, oh, pero local. Merong mas mataas sa'yo. Kumbaga nga yung pinakita niyo po kanina, merong mayor, may governor. Aba, hindi po pwedeng sasabihin mo, mayor ka, hindi ka papakialaman. Hindi ganun. Hindi po ganun ang logic niyang pamahalaan eh, kahit saan. Kahit naman po saan eh, hindi lang sa Pilipinas, Brad Eli. Ayaw mo pinakikialaman ka. Tapos ikaw naman, nakikialaman ka naman doon sa higher authorities. Ayaw mo naman sila na hindi ganun po ang ano. Ibigyan kita ng food for thought, Brother Josel. Opo. Ang gobyerno komunista ng China. Tama? Opo. Eh tinan mo, lahat ng tututol sa Hong Kong kinukulong. Kasi nasa ilalim daw nila ang Hong Kong. Lahat ng tutol sa Taiwan kukulungin. Ite-threaten. Ganyan ang gobyerno komunista. Eh sa atin naman, di naman ginaganyan eh. Demokrasya tayo eh. Papasok lang ang pulis, ayaw mo? Eh meron na ngang ebidensya, may delito na. Naging breeding ground ang UP ng mga NPA. Meron recruiting agency dyan sa, para lasunin ang kaisipan ng kabataan. Para palabanin sa gobyerno. Biro mo, tasabihin, ipagtatanggol natin, makabayan tayo. Nung makabayan, ba't pinapatay niyo yung sundalo? May daladalang relief goods para sa COVID-19, papatay niyo kung di kayo mga ulol. Mga ulol itong mga ito. Biro mo, sundalo, kapwa mo Pilipino, sasabihin mo, makabayan ka, hindi ka naman inaano. Hindi bali pa, siguro. Kung halimbawa nilusob kayo ng sundalo, okay lang sa akin eh. Maramdaman nyo yung magalit kayo eh. Pero hindi, magdidistribute ng relief para sa COVID na naka-lockdown. Papatayin nyo, sundalo, may asawa rin yon, may anak din yon, Pilipino rin yon. Pag pinatay mo isang sundalo, may nanay na mag-iiyak, no? Pag pinatay mo isang sundalo, may asawang iiyak. May mga anak na iiyak. May kamag-anak na iiyak. Ha? Tinan mo ito. Basahin mo sandali ito, Brad Josel. Ikaw na bumasa. Opo. NPA attacked on troops securing COVID-19 aid distribution kills two soldiers. O kademonyohan ninyo, mga walang hiya kayo. Tarantado itong mga ito. Gago talaga itong mga to. Magdi-distribute na nga lang sa nagugutom na dahil sa COVID eh. Papatayin nyo pa. Yan ba ngayon ang ipagtatanggol yung prinsipyo? Si Yoma Season? Eh nako, eh talagang ako masasabi ko ngayon na total siguro panahon na para kumibo eh. Itong ginawa ni Cory Aquino, pinagre-release yung mga ano na yan, mga komunista na yan. Nako, napakalaking pagkakamali niyan. Huwag kayong magagalit sa akin, di ako namumulitik ah. Sukat na palayain yan Yoma Season na yan. Dapat yan binitay eh. Marami ng krimeng ginawa sa sosyedad Pilipino yan eh. Dapat yan binitay eh. Pinalaya ba naman eh. Oh. Eh ano ngayon na napala natin? Di lumakas pa ang NPA. Ayan, nagre-recruit sa UP. May mga hindi mo naman maitatanggi may mga estudyante na UP. Napapagbabasa ko eh. No. Na recruited ng NPA sa UP. Eh di ang UP eh, maliwanag naging breeding ground ng NPA recruits. Ang pinasok nila, yung pinakamataas na institution of learning sa Pilipinas.
kilala ko mga estudyante sa UP. Once upon a time, nag-test kami dyan eh. Eh noong mga panahon na hindi ganyan kagrabe ang UP na ang pangasiwaan ng UP parang independent republic. Marami nang cha-cha-cha-cha-cha bureche sa kontra sa gobyerno. Yung accord-accord na yan, kagaguhan niya kung sino man ang gumawa niyan. Para daw to protect democracy. Kalokohan. Masyado na nga ang democracy nyo ngayon eh. Inaabuso nyo na eh.